we celebrate the God provision. Yan po yung una nating purpose sa Sabbath day, sa araw ng pamamahinga, no? To celebrate God provision. So, yan po. Ang pangalawa, to enjoy God's presence, no? I-enjoy. Magsaya po tayo sa presensya ng Panginoon. Yan po yung purpose ng Sabbath. Bakit nandito tayo ngayon, no? Hindi po tayo nandito ngayon upang magpagchismisan, no? Nandito po tayo ngayon upang madama, upang ma-enjoy, masaya ang presensya ng ating Panginoon. I mean, nagalak po ba tayo sa presensya ng Panginoon sa araw na ito, sa araw ng Sabbath, sa araw ng pamahinga? Dito po tayo to enjoy the God promise, no? And to enjoy the God presence, no? Kaya po nandito tayo sa pangpitong araw upang i-enjoy lahat-lahat. Iwan muna natin kung ano man ang ating mga saloobin. Lahat po ay isusurrender po natin sa araw ng pamamahinga, which is ngayon po yung araw na yun, no? I-celebrate po natin. Magsaya po tayo. Magdiwang po tayo, sabi doon sa Psalms, no? Magdiwang po tayo. Magsaya, umawit, magpupuri, mag-worship po tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Dahil yan po ang purpose ng Sabbath, no? Ng araw ng pamamahinga. Kaya po tayo pumunta ng church natin, ng local, mga local church natin. Dahil isi-celebrate natin, magsaya tayo sa kanyang presensya, sa kanyang kalooban, sa kanyang pag-ibig. Magsaya po tayo bilang isang mananampalataya kay Jesus Christ, no? Na, amen po, nauunawaan po ba natin ang presensya ng ating Panginoon? Amen. Yan po ay napaloob po doon sa Ten Commandments, no? Sa utos, no? Na binigay ni Moises yung God's presence, no? To enjoy God's presence. Sa Exodus 20 verse 8, sabi doon, lagi mong tandaan at ilaan para sa akin ang araw ng pamamahinga. So, lagi, sabi doon, lagi mong tandaan. Hindi yung na pagdating ng araw ng Sabat, wala na tayo, nakalimutan na natin. So, sabi nga doon sa kay Apostol Paul, araw-araw tayo, araw-araw itong nagpupuri sa Panginoon, praying without ceasing. Praying without ceasing. So, araw-araw po tayo nanalangin sa ating Panginoon. Araw-araw po tayo nagpupuro, hindi lang po sa araw ng pamamahinga, kundi araw-araw po. Yan po ang tandaan natin upang malasap natin, ma-enjoy natin ang presensya ng Diyos, no? The more na tayo ay araw-araw na nanalangin, dumudulog sa Panginoon, nagpupuri sa Panginoon, malapit po tayo sa presensya ng Diyos. Amen. Amen po. So, yan po, no? So, binigyan ka ng Diyos ng anim na araw para sa iyong sarili na mga gawain. At ang pangpito naman ay huminto ka at ilaan mo sa Diyos ang araw na iyon. To enjoy God's presence. Amen? So, glory to God. Sa panghuli po ay, ang number 3 po ay to remember God's promises. So, remember.